Bless din mga kapayb na yan at magandang hapon po sa ating lahat. So yung ating pong i-discuss ngayon, yung ating pong tanong ng isa nating followers about po doon sa tanong niya. Ito po yung tanong niya. Sir, magandang araw po. Tanong ko lang po, ano pwede ko ibigay sa na-sanction sa isang security guard o personnel na hindi na nire-respeto ang security officer? So napaka sobrang ano na po nito, yung hindi na nire-respeto ang officer ng isang security guard. Okay, bago po natin ito talakayin, kailangan unang-una, tandaan po natin bilang mga security officer, tayo po dapat ang nagiging daan o nagiging simula para marespeto ng mga tao natin. Huwag natin gagamitin ang ating titulo bilang mga security officer upang gawin na natin yung makasakit ng damdamin ng kapwa natin. Tandaan po natin kung ano yung nangyayari sa tao natin. Malamang mayroon tayong dahilan o may dahilan sila at malaki ang participation po natin dyan. So kung talagang siya na yan, medyo dadaan niya sa tamang proseso. So kailangan tanungin muna natin kasi baka mamaya naman, hindi ko naman sinasabi po sana ikaw yung nagtanong na baka ganito. So kaklaro lang po natin. Alam ko naman yung nagtanong sa akin ito, lagi ipaisa kong followers, na alam ko naman mahusay siyang security officer kasi nagko-comment siya palagi sa akin, nagtatanong. So I know naman na alam niya kung ano ang pagiging isang officer. So una po, kailangan tingnan muna natin mga officer na tayo ba'y akma doon sa respeto na gusto natin sa ating mga tao. Kasi tandaan po natin, ang respeto o ang paggalang, hindi yan hinihingi, hindi yan binibili. Ito'y kusang ibinibigay sa taong karapat-dapat. Kaya dapat, tingnan muna natin kung karespe-respeto ba ako. Dapat ba nila akong galangin? Kasi marami, but most of the time, ang mga security officer na bago pa lang, lalo na, parang, kumbaga, andun agad yung eager nila na gawin yung gusto nila despite hindi pa nila napag-aaralan. Kasi siyempre pagbago ka na sa isang officer, medyo andun na yung parang baga umangat ka ng konti, parang akala mo eto na. So hindi pa po. The mere fact po na nagkakaroon tayo ng pag-angat sa posisyon, eh sobrang dami ng responsibility ang ating kakaakibat na dapat po marunong natin i-handle to. Kasi pag hindi, sigurado yun na magiging way na para tayo bumagsak talaga. Ang worst pa, matagal tayo sa trabaho kasi hindi natin akmang napag-aralan ng husay. So dapat ganito. Kung ang mga tao po natin para tayo makita, kasi kailangan natin ano ba yung way para tayo irespeto ng mga at igalang bilang mga officer. Una, syempre, lead by example dapat ng mga officer. Kailangan nakitaan ka ng kung anong gusto mong gawin nila, nakikita din sa iyo yan. Like halimbawa, maaga dapat kang pumasok. Gusto mo palagi silang come on time, eh ikaw na officer lead ka, maghihintay sila. Siyempre, hindi mo, huwag mo sasabihin na officer ako, dapat maghintay kayo. Ako yung masundi po ganun. Kailangan tayo nangunguna sa maayos na gusto natin gawin sa kanila, dapat nakikita sa atin. Yun na nga, number one pa yung pagpasok ng maaga, pagsuot ng uniforme, dapat malinis tingnan ng officer, proper grooming. Tapos, kung paano ka magsalita sa kanila, hindi ka sobrang mayabang, hindi ka masyadong layo, kailangan yung parang kapatid mo sila kapag kahit nasa trabaho, ibig sabihin, meron pa rin boundaries, hindi naman talagang para na kayong mga excuse me, mga bata na nag-aano-usap lang. Pag kayo mga guard, biruan-biruan. Ganyan din kasi kami. Kasi ako, naaral ko na lahat eh. Kumbaga, for almost 23 years na ako in service, so talagang medyo halos nakapako na ang lahat ng mga pamamaraan pagdating sa trabaho ng isang security personnel na kung paano nila dalhin yung mga sarili nila at pinagdaanan din naman natin, di ba? Kumbaga, higit nating pag-ibayuhin na maaral yung aspeto na magiging security guard kasi huwag tayong lalayo doon lalo't kung pinagdaanan natin yan kasi naramdaman natin ano ba yung trabaho nila. Ngayon, pag alam naman natin na ang ganda na ng report, maayos na, talagang ano yan, nagpa-fluctuate po yan. Hindi talagang perfect ang isang samahan sa isang detachment. Talagang struggle po kasi iba-iba yung darating, ganyan. So ipakita natin, kaya nga kailangan bilang mga security person, mahulma tayo sa ating una sarili, paano tayo mag-grow ng tama,
at maipapakita natin yung gusto nating mangyari sa tamang paraan. Huwag galit. Nagagalit tayo dapat, pero dapat may point naman bakit ka magalit. Hindi yung tweet-tweet na nalang maliit na bagay. Gusto mo nalang sasabihin ang guard ka o magdagin ang report. Hindi po ganun. Kailangan ng aim natin, paano natin mapapabuti yung mga tao natin. Ngayon, kung meron pa naman, kaya sabi ko nga, yung mga nagtatanong sa akin, ano yung magandang books, ang basahin nila. Dahil kung sinasabi, unahin niyo po yung pag-build up ng sarili na ninyo bilang mga officer. Mga self-help, ang basahin po natin kasi nakakatulong po talaga. Dahil kung sinasabi niyo yung book ni John Mason, dahil yung mga self-help, yung pag-boost up ng ating mga kakayanan sa attitude, sa mga pamamaraan, paano i-handle yung isang situation, yung maliliit na bagay, akala mo simple lang pero it create a lot pala na para talaga madamage yung ating relationships sa kakapwa natin, especially sa mga tao natin. Ganun po. So, magandang basahin muna kasi kung magpo-focus agad tayo doon sa trabaho ng isang officer, despite tayong mga officer kulang sa kaalaman pagdating sa sarili natin, na akala natin eh tama na yan, hindi mo ma-handle sa isang mga bagay-bagay, kung ano man yan, so magkakaroon po talaga ng malaking problema, lalo't yung mga tao natin. Kasi kinobserban po yung mga yan. Kaya kailangan medyo handle muna yung kanilang mga pananaw sa buhay. Kung alam mo kasi iba-iba yan eh, kailangan kaya mo i-handle si A, si B, si C, si D. Kasi hindi naman ang mga guard pare-parehas ang attitude niya. Iba-iba talaga. So kailangan ma-adapt mo yung matingnan mo, ay ganito ko ano. Ito medyo may pagkapasaway ito. So ganito, ganyan. Paano mo sila uutusan or tuturuan sa pamamaraan na alam mo madali nilang maintindihan. Kasi pag alam natin mga slow-learner ng tao natin, yung talagang iba-iba naman, huwag ka agad dun sa common yung mahina, hayaan mo na dito na tayo sa mga, kung anim ang tao mo, isa lang, dalawa lang yung mahina, hay iiwanan mo dito tayo. Hindi, dapat unahin natin yung mahina. Iangat natin sila na makasabay dito sa marunong na. Kasi pag iniwanan mo yan, ang tendency, ang worst yan, magiging problema mo kasi hindi natin nagkabayan. Lalo't pag may mga bago, kailangan i-handle natin sila ng maayos na maramdaman nila na kahit bago sila, na andun yung pinaka focus ng officer. Kasi kailangan ikaw officer ang gagayit yan. Hindi po pwede na papabayaan mo lang dyan. Ito yung mga tao mo na matagal ay nakasama mo. Hindi dapat. Dapat lagi mo silang i-encourage na mag-build up sa sarna kung mahiyo kayo, mahiyo magtanong, magsabi kayo. Excuse me. Kung nagkakamali kayo, magtanong kayo. Yan. Wala. Ano yun yung huwag po natin daanin sa takot. Ako po sinasabi ko, kung nagkakamali kayo, take the risk, accept niyo yung mali ninyo. Ngayon, kung di nyo talaga maintindihan, malamang tanong kayo pa natin. Ngayon, kung talaga nangyari, nagkamali. Take charge, lesson learned. Hindi yung tatakang parang nagkamali ganyan, hindi po pwede yan, siguro tatanggalin ko kayo. Mali po yun. Kasi hindi nagaganap yan. Kasi parang mag-play safe yan eh. Ako, sabi ko, pag nagkamali kayo, alam niyo dapat. Halimbawa, na-assign ka dito, nagkaroon ng problema, ito yung magiging consequences mo. So, kailangan, kung di mo talaga alam, magtanong pa lang. Andun yung kapag mararamdaman nila na ang may assist sa akin. Kasi paglalayo ka sa tao, walang magiging mangyayari po dyan. Ngayon, pag naayos mo na, nakaano ka na ng mga books, o nanood ka ng mga YouTube na nakakatulong sa'yo, sigurado naman ma-handle mo ng tama yung mga tao at ipaliwanag mo palagi yung mga tao. So tayo maging tamad na mag-guard mounting every ship para ma-orient sila, ma-remind palagi. Diba, maiinis dyan, nandyan yun. Sobrang araw-araw na lang, ganito lang sinasabi, puro na lang. Huwag natin pakikinggan yun. Stand kung ano ang pinaka the best na alam mong tama, officer. Kasi you are the captain of the boat. Kumbaga, ikaw ang kapitan ng barko, nakasakay ang mga tao natin sa barko. Kailangan, hindi po pwede sila mag-decide. Kailangan ikaw. Ikaw ang una at huling aal sa barko na yan. Diba? Ikaw unang sumakay at ikaw din ang huling aalis pag may nangyari sa barko na yan. Diba? Ibig sabihin, kung anong nangyari sa detachment mo, ikaw ang unang nag-ano dyan, ikaw ang naka-assign dyan, number one ka dyan sa mga tao mo, sigurado sa'yo lahat mag-reflect yung mga negligence dyan. Diba? So sabi nga, kung ano ang imahe ng mga tao mo dyan, imahe na rin ng officer yan. So kailangan maayos. Diba? Okay. So, kung talagang na-ano mo na, na-disseminate mo na ng maayos, talagang pasaway pa rin. Eh, disanksyon naman ang hindi kumagalang. Meron din kasi mga guard talaga na talagang sobrang arugante na. Yung pangit naman yung words na babanggitin natin na yung may mga bastos na talaga. Yung talagang hindi makaintindi, automatic yung gawa natin na report na
excuse me, insubordination. Kaya nga pag ang mga guard po natin may sobra ng mga mali na ginagawa, hindi na po akma, eh, pa-explain natin. Bigyan natin lagi ng notice to explain sila. Na ito, bakit mo ginawa? Siyempre may violation. Pa-explainin palagi. Huwag yung bibigyan ng violation, wala na. Hindi. Kailangan, meron silang explanation bakit nila ginawa. Kasi baka mamaya, may tinaintindihan lang. Eh, makikita mo naman yung kapag alam mo naman lagi yung tinatapit, tapos yung tinaintindihan o talagang sinasadya na rampanta yung paggawa niya, parang habitual na, palagi nilang ganun. So, explain. Ngayon, pag nakarami yan, gawa mo ng report, papunta sa agency na for transfer, i-replace. Kasi hindi nakakatulong na yan, nagiging pabigat na yan. Kailangan pag nag-sanction po tayo, nakitaan po yan na talagang may validity na yung concrete evidence mo na talagang karapat-dapat siyang alisin, kasi hindi naman siya nakakatulong, despite nakakatulong pa. Yung pwede po yun. Huwag natin patagalin yung ganong klase ng tao din. Hindi sa, kasi sa pagdidesisyon po talaga ng officer, huwag laging awa. Andun yung point na awa, pero dapat may standard tayong sinusunod. Pag na-meet niya na standard na for dismissal, dapat alisin na yan. Kasi ang titingnan natin yung nakararami. Kasi once na naandyan yan, makikita ng tropa yan, sasabihin, eh, hindi naman inaalis ni sir yan eh. Pagka sinasyon naman siya ituturo, eh, bakit siya sir? Ang dami ng violation yan. Puro lang hindi pumapasok na andyan pa rin. So magiging bias ka ngayon. Diba? Ang dating sa kanila, kaya kailangan ipinapaliwanag. At pag nagpo-formation, ipapaliwanag yung mali ng tao. Hindi para ipahiya. Lagi niyong sasabihin yan. Kapag binabanggit ang pangalan niya during guard mounting, huwag sasama ang loob. Hindi kayo pinapahiya. Para malaman din ng mga kasama din yung nagawa niya is mali. So hindi na mapamalisan. Hindi para kayo ipahiya. Kasi tayo lang naman yan eh, sa guard mounting eh. Unless sa maraming taong sinasabihan, mali na. Kaya kailangan, titingnan din natin kung paano natin pagsabihan yung tao natin. Sa guard mounting, pwede mo i-declare ang name nila. I-announce, so ikaw, security eh, yung ginawa mo kahapon, hindi maganda yon. So dapat ganito. So, may mali, natututunan natin at naikakaskit sa tropa na alam nilang mali pala. So matututo, hindi para ibahiya. So ganun, dapat na ipapaliwanag po sa kanila. Kasi ang iba, pagka binanggit sa marami, parang napapahiya. And dahil kami sasabihan, nahihiya kami, hindi po ganun. Kaya sinasabi sa nila, pag-guard kayo, kailangan buo ang loob ninyo. Pag sinabihan kayong despat, alam nyo mali, accept your mistake. Huwag na magdramang bukid. Hindi tayo mga bata, di ba? So, lagi ipapaliwanag natin yan para at least aware sila. Pag mali, late, oh, push up. Ganun dapat. Bigyan mo ng 1 week, 2 weeks yan eh. Di ba? Kasi, para malaman nila. Oh, eh, sabi ko yan, puro kayo mali na ako. Ganun talaga ginagawa ko. At least nakakapag-exercise pa kayo. Kasi gawain naman natin mag-exercise talaga. O, yung ginawa yung sanksyon, isipin nyo nalang exercise yan. Huwag kayo mahiya sa kasama kasi may isip nila ay ayaw mag-push up. Eh huwag kang gumawa ng mali. Diba? Ngayon, tinatanong ko na ano yung reason bakit kayo late. Baka mamaya na huwag naman sana napunta o nabunggayan dyan, napilay-pilay na pala. Tanongin din natin muna. Kasi baka mamaya, o natin ko, ayaw bang mag-push up? Baka may naramdaman kang hindi maganda, pwede namang utang. Ganun, para maramdaman nila na may option sila. May pressure, kaya ako. Sigurado kang kaya mo, okay, sige down. Ganun, nag-i-implement tayo ng sanction not to the point para yung galit mo sa kanila, hindi. Ang iparamdam natin na makorek sila na alam nilang mali yung ginagawa ninyo. Pag ganun tayo nakikita nila, tapos after nun, huwag ka na magalit. O, ba't yung uli? Yung parang ako, ganun, nakikipagbiruan na naman, kwentuhan kami, isang tawahan na, pagpupunta ako sa mga post nila. Ganun din, para ka, akala mo sino ka na, wala lang, may bulak sa ilong, para ka nang ano dyan, santo na hindi makaintindihan. Di ba, huwag ganun, kailangan handle mo sila ng tamayos. Na parang maganda yung rapport, yung camaraderie. Kasi pag naramdaman nila yan, tatagal sa inyo yung tao ninyo. Ba't ka kailangan mag-sanction kung naayos mo na yan? Ano yung arali, huwag masyadong on the spot agad. Medyo bigyan mo ng time frame na, siguro hindi lang ito naiintindihan. Ayusin ko nga ganito, ganyan, ganyan. So pag ang dami-dami na talaga yung attitude na yan, that's the time. Kasi ang dami standard kang sinun din, naka 1 to 10 ako, pang 11 ka na, hindi ka pa rin tumitino. Black and white na agad yan. Diba? Pero kung ang bilis na ngayon pa nagka-problema, tanggalin mo agad, mali. Hindi po magandang way yun. Ibig sabihin niya, mahina kang officer pag ang tao mo na upubos na natatanggal. Kasi hindi mo na mamimismanage mo yung supposed to be ano yung trabaho mo. Kaya kailangan laging paintingin muna sarili ng mga officer. Paano yung i-handle sila? Mahirap po talaga, hindi biro. Kasi iba-ibang ugali naman na yan.
Pero pag naramdam mo, nakita mo na yung galaw nila, alam mo na kung paano i-handle sila. Pag inutusan mo, mabilis. Kasi mga guard ko ganyan, pag sinabihan mo lang, o pakiano mo ito, ah, mabilis nila. Sige sir, o may ano tayo, may ganito, tawag sa ganito, service elevator. Sige sir, ako na lang. So makikita mo sa kanila, hindi ako palagi na, ikaw, hindi sabi ko, ako may tiwala sa inyo. 100% dapat ang ibigay natin tiwala sa kanila. Kasi pag 99.9%, may isa, may 0.1% kang alang tiwala dyan, useless yun. Kailangan ibigay mo ng best. Ako sinasabi ko, ang tiwala ko sa inyo, 100%. Kaya pag nilagay ko kayo sa area na yan, 100% ang tiwala ko sa inyo. So, trabahuin mo ng tama. Kasi pag nagka-problema ka, sa'yo lahat magmamanifest yan. Pag hindi mo kaya, andito lang kami. Tawag ka sa akin, tuturuan kita. Kahit sabihin mo, extend ako ng oras ko para turuan ka, gagawin ko. Kasi ang aim ko talaga para sa sarili ko po, matuto yung mga guard. Gusto ko makakreate ng maraming security personnel na natututo, nagiging mahusay, nagiging officer, at pag nagretiro, productive. Yun ang aim, kasi ang ibang officer, iba gusto siya lang, ayaw may matuto. Paano dadami ang officer, paano dadalago ang security industry kung di natin tulungan? Kumbaga, isa na tayo sa mga backbone ng security industry, mga officer. So, dapat we have to create excuse me, a lot of officer. Hindi po pwede na kung gusto mo lang magtanggal ng tao. Mali po, pawamaran yan. So, ako hindi believe. Sa pamamasabi akin lang po, hindi ako believe sa ganun na ang gusto lagi. May natanggal akong gwardiya, hindi sa akin. Kailangan ang lagi ang sinasabi, nakakreate ako ng 10 security officer na. From plain card officer na sila ngayon. Diba? Kasi nakukwento nila, galing ako kaysa na ganito talagang natuto ako na gusto sa kanya. Naging magaling ako. See, hindi nyo, nagpariwara ang buhay ko dahil sa office na yun, tinanggal ako agad, akala mo, di ba, ang pangit eh. Akala ba natin kakatuwa natin yung hindi? So, una, ang pinaka-dabes natin gawin, ano yung purpose natin sa buhay bilang office na yun lang, doon lang tayo mag-focus. Siyempre, God have his purpose. Ano yung purpose niya? We have to reveal it sa action natin. So, yun lang po, ayaw po, nakatulong po ako doon sa officer na nagtanong. So, sir, kung talagang pasaway na sanksyonan mo na yan, insubordination, tapos gawa mo siya ng evaluation. Lahat na andun yung kanilang criteria niya, yung paano siya magtrabaho, and then submit to your agency, and then recommend mo for replacement. Okay, so maraming salamat po, and ingat po tayong lahat, lalo mga security officer, mga security personnel. God bless po sa ating lahat.